Pick plus an Angela pa. So paano nga naman nila to papatayin? Eh, yung big question sa akin eh. How are you going to kill this Esmeralda tapos meron pang Angela nakasama knowing the fact na ang damage dealers pa lang nila dito sa early stage ng game? Or most likely sa buong game na to eh si Shider Cutie lang. Kasi si Wilson hindi naman talaga so far big damage output yan. And yung three members niya na natitira lahat naka-support emblem. So hindi masasakit to so far compared sa Johead kanina. At yung Johead si Kukay ang gumagamit. So for sure support emblem to. So heto na, pakilala muna namin mga kaibigan. Situl na simulan ko lang din. BSB na rin ang papailala ko. Trevor dito for Kaja. Wilson naman for this Thumbs. Demon naman for Uranus. Kukay for Johead. At Shider Cutie for this Lancelot. Ito naman sa ating blue side. Yan ang Signal Ultra. Hades ang gagamit ng Linga. Chuji naman para sa isang Angela. Blank para sa isang Kufra. Imba DJ para sa Forza. And Rhea ang gagamit ng Esmeralda. Yun. Nako po. So, shoutout lumapala sa mga nanonood dyan. 4.3K. By the way, ito na. Nagets ko na yung monitor. Monitor is a kind of a lizard. Big lizard po. Ate Chantel at Kuya Zeus. Ayan. Thank you sa'yo, Jarv. Ayan. Ayan pala. Sorry po. Alam po namin monitor. Nasanay po kasi kami araw-araw na monitor yung harap namin. Kaya akala namin pag monitor, ayun. So guys, bago yan, Big Lizard. Pag may nakita kayo sa banyo, uy, there's a monitor. Alay, butik eh. Bayawak, mga ganun, no? Mga ganun. Pero anyways, guys, eto na tayo. For Signal Ultra pala, nakakatakot yung damage ng lineup nila pagdating sa late game. Kasi nakikita natin, pagdating sa late game, sobrang bilis mag-clear ng minion wave ng isang Farsa, tapos meron pa silang Esmeralda. Yun yung kinaganda naman na ginagawa ngayon ng BSB kasi pinuforce na agad nila yung mga pwede nilang kuhanin na objective dito against Signal Ultra. Yep. So, this time, tingnan naman natin, kung alam naman natin BSB kaya naman lang umobjective, Signal Ultra nakitaan din natin kaya naman lang umobjective sa early stage ng game. So eto na to, game number 3 is really it. Yung game number 1, game number 2, efforts nila mababaliwala para sila nag-start ng something new. Whole basta ganun, panibagong draft na to. Nao. Ayan. Tawa ka dyan. Uy! Grabe ito kapitin, guys. Ginamit ito ni paring Wilson. Ang kanyang vengeance para nakasakay. Ang isang Angela bawal dito. Bawal lumabas. Pero yun nga lang, bawal lumabas, guys. Ayun, dahil lumabas ka, pero nag-comply ka. Oops! Oop! Pwede na pala siyang lumabas. nag-comply. Love trip talaga yun. Pag naaalala ko, sumasakit yung ulo ko. Ito na, nakuha. First blood, nakuha na ng BSB, mga bestie. Wap ko yung ba? Nakapag-invade pa sila, ha? Nakagawan pa. At si Trevor, guys, talagang hindi na pinauwi pa yung lane. Kanina pa niya yun na dinidikitan. So yun yung kinagandaan din ng Kaja sa kanyang Ring of Punishment, guys. Automatic pasok. Dun sa pasok, yung damage siya if ever na nasa pader yung isang lane. Pero guys, this is a turtle for a BSP. Possible makuha nila yan since malayo din ang mga players dito ng Signal Ultra. To contest this one, yung Angela sa top lane, yung lane most probably magsesecure muna ng kanyang orange buff. So that is it. Turtle has been taken here by Shider Cutie sa ating laro ngayon. Oh, so, by the way, shoutout pala kay Billy Alfonso, ayan, ex-Just MPL champ, lista mo na Zeus, and thank you so much for the 100 stars. Legit yan, kasi may stars eh. Payat, Billy, poster pa to, 100 stars, no? Dapat mga, ano to, dapat mga 1,000 stars itong binibig. Pwedeng wag na stars, pwede naman pizza, milk tea, gano'n, di ba? Oo, pagka magpapapizza ka, pupunta ako, syempre. Yung pupiyahe, nung birthday mo, bawal kasi eh. Oo, kaya, pala, no? Ano lang tayo sa Getty. Pero anyways, guys, grabe si Kukay dito, ha, talagang, kung nasa yung Farsa, automatic, naka-ready siya. Pinapap niya agad yung ejector niya para if ever, mahabato niya na agad. So, kita natin dito na pas mga kaibigan ni Yakap, si Shider Cutie. Pero si Shider Cutie, pag outland naman dito agad sa players of Signal Ultra. At habang nangyayari yun yung laban, nalang matikas natin ang players dito sa bottom lane side, Demon versus Rhea. Gaya sinabi natin, siguro yung nasa upper hand dito is yung Esmeralda kasi anti-shield talaga. Pero anyways, makikita natin na dito, pagdating din naman sa jungle or sa farming, mas angat yung Esmeralda kasi mag-level 7 na siya. Pero anyways, guys, si Trevor dito, kamali. Ayun, binungkat, nakakampe pala yun. Nauna pa siya sa minion, siya yung natira ng torre, dalawa agad yun ha. So, daily age na konti, buti di siya na-stun din. And eto na, mga kaibigan, 2-0 score na rin in favor of BSB. Hindi pa naman din to big deal. 4-minute or 5-minute game time pa lang tayo. Item check for this time para makita natin ang early stage items nila. And the post request as well, sakto nakabukas yung item. Ayun. Yan. Oh, sas lumabo, no? Kaso malabo nga. Lumabo yung item. Anyways, for
this game top farmer natin ay si Lancelot with this 3k gold. So ang kinagandahan nga lang though ng Ling versus Lance, yung labanan ng mga L natin, is si Ling kasi pwede siyang hindi sumama muna sa team fight, mag-go muna siya for an objective, tapos saka siya hahabol. Unlike for the lineup of BSB kasi dito, ang pinaka soul carrier talaga na heavy damage is si Lancelot. Saan kanining team yun? Kanining team? Parang matagal-tagal tayo mag-aantay. Naku po. Diyos ko miyo, Ginoo. Paano kaya yun? Wala. 5 minutes lang eh. Data, syempre. Data is the key. Buti na lang yung cellphone. May sariling baterya yun. Oo, pera na lang kung hindi sila naka-charge habang naglalaro kanina. Yun ang masaklap. Delikado yun. Uy, sorry ka pala kay John Ray Iso, yan. Sa ano din natin, sa editor din natin kay John Ray din. Dinikit na yung pangalan, parang kasi John Ray, parang isang shoutout na lang, isang shoutout. Ayan, shoutout sa mga tropa natin dyan. O mga nanonood, share nyo na to. May poll nga din pala tayo dito, check ko nga. Ah, okay, 69% na boto, Signal Ultra. Ayan, BSB 31% lang. Kakaiba to ha. Bumabalik ang Signal Ultra. Oo, madami talaga yung supporters din yung Signal Ultra. Actually, Signal Ultra, kasi napapanood na natin or nakikita natin maglaro talaga under ibang team pa sila noon. So, si Rhea only my loves yata siya. Oo, si Rhea. Oo, siya yun. Ang finesse yata to mga to dati. Basta finesse ganun. So, well, tingnan natin for Signal Ultra. At least nakikita na ulit natin ang appearance nila on a classic tournament sa Mobile Legends community. So, dito yung Just ML, lumalaro sila ngayon. So, meron pa silang isang nilaruan. By the way, they'll be representing Philippines, if I'm not mistaken, sa MLI. Official tournament ni Muntun din yun. So, Alin? Mobile Legends Invitational siya tayo. Yung tournament na ipapalit sa MSC or M1 yata. Or MSC. Ayan, MSC to be exact. Kasi na-cancel yung MSC eh. Tapos papalitan siya ng MLI, Mobile Legends Invitationals. Tapos Signal Ultra ang magre-represent ng Philippines dun. Diba? So, kaya pala very active din yung Signal Ultra lately sa mga tournament. So para ano to, no? Para silang ano din, Archangel na bago din yung roster. Tapos same na pangalan, pero whole new different. Ito yung mga ano natin, team favorites yun. Ng mga season 2, season 3, ganyan. Pero anyways guys, at tayo, kanina pala umabatay na 8k viewers. So automatic siya, prevent like giveaway. Yan, syempre. Hindi kayo mawawalan mga kaibigan, pero di rin kayo magkakaroon. Diyan lang. Magkakomment na nga ako. Ako yung mananalo sa bulutan eh. Char! All promise sumali guys. At kung mananalo naman kami, hindi pa rin namin bibigay sa inyo. Joke lang. Pag nabulot kami, bibigay namin sa inyo. Napakalupit niyan. Share nyo na tong stream natin. Lalo na, mamaya ang maglalaban na susunod dito, NXP versus Onyx. Hindi pa po nag-start yon, mamaya pa. And also, Peso Esports versus Execration. Tama? Tama ba, Pay? Tama. Madami kayong aabangan, guys. Nalaban ngayong araw. Umpisa pa lang yan na ating Just ML Cup. So, pag nagtagal, mas madami pa ulit kayong mapanood. Pwede ba natin ipakita saglit yung ano? Yung bracket or wag na? Ay, oo Gina nga, no? Gina. Sige, ano ko nga yung sasama ko din niya sa to improves natin. Ayan, para sa mga nanonood, syempre. So, eto na, mga kaibigan, game na tayo dito sa top lane. Hindi pa ready si Wilson. Ayun, niya top. Natalian agad, guys. Angela Talcha, 1-1 in score. 6 seconds bago mabuhay yung turtle objective. So, most probably sa Signal Ultra ito makapunta. Kasi sa top lane side din sila kung sumira ng Torre. Pero ang gagawin naman ng BSB, i-force nila itong middle lane turret, which is a very good objective actually. Kasi ito yung alam natin, hinawi pa pala yung mga kaibigan. Pero napakasakto lang din naman ng Tempest of Blades. Divine Judgment dito para kay Hades. Si Scyther, cutie mga kaibigan! Ay, napatay ni Impa DJ Don. Grabe, yung ibong Adarna, saktong-sakto, well-calculated para dito sa Farsa ng Signal Ultra. Oops, and there's a post request na naman mga kaibigan on the side of BSB. And the thing, ilang minutes pa sila dito? 2? 1 minute. Last 1 minute na lang for BSB. Grabe. Etong kinaganda dito kanina, nung nag-post kanina, bago i-resume, syempre kitang-kita nila si Wilson eh, yung thumbs. So, napagpapalanuhan na. Yun ang kinaganda dito. Kaya ang post natin dito,
ladies and gents, total of 5 minutes lang po. Ayan. So, parang hindi nila ma-maximize yung ganun na syempre pag pinos, kita mo na makapag-isip ka na eh. Diba? Tulad yan, sa screen natin, kita natin si Kukay, wala na siyang buhay. So, pwede lang mag-ulti dito si Rhea kung malapit-lapit lang. Tapos si Trevor, lumilipad-lipad lang. Pero ito, automatic unpause na to guys, kasi naggamit na nila yung pinaka-exceeding minutes yun for the pause. And Turtle has been taken here by Signal Ultra. As you can see here for the gold lead, lamang na po ang Signal Ultra ngayon sa ating laban. Plus, yung yung buff nung isang Lancelot na kuha kasi patay din si Shider Cutie. Pero habang nangyari yun, we have Uranus naman taking sa bottom lane turret ng Signal Ultra. So, pantay pa rin naman actually for BSP. Dalawang tori na sira nila. So, lamang sila actually pagdating sa tower objective kasi middle lane. Pero mukhang hahabol agad na ng Signal Ultra kasi sa may middle lane side natin. Nandito napakasakit, mga kaibigan. Shader Cutie, kakabuhay lang patay ulit for Team BSB. So, wala ulit damager ang players dito ng Team BSB for this one. Yut, grabe nga ito, no? That's the main problem for BSB. Pag wala si Shider, wala rin sila most likely damage. Si Thumbs dito, si Thumbs sustain eh. Sustain hero siya. Pumapalag, may damage, may makunat. Pero yun nga lang, mga besties. Yun ang kinaganda dito. Wala naman din malakas sa tatlo, syempre. Pero, eto na. BSB still on the leader dito in terms of KDA. Pero eto, bakbakan pa rin yata. Hits against Kukay. But sa no, si Esmeralda Rumedi na rin for a falling star moon. Pero hindi na rin naman niya maaabutan. Disengage for BSB, same with Signal Ultra as well. So, feeling ko dito for BSB, since nag-scale up na yung damage ni Hades, maganda na yung mga nagiging pasok niya dito. Kailangan, pag siya yung makuhuli dito, automatic yun talaga yung i-burst ng BSB. Kasi kanina, there are moments na nade-divine judgment si Link, pero hindi nababurst dito ng team BSB. Mm-hmm. So, kailangan hindi ma-put up sa wala yung kanilang divine judgment. Pero anyways, meron yata tayong bakbakan. Hades, pinakill dito for the side of Signal Ultra. Si Kukay yung napatay nila mga BSB. So, minus 1 agad dito for Team BSB. At si Shider Cute talaga ang target dito ng Team Signal Ultra na iwan dito si Wilson with that contract Inferno. Kita natin si Demon dito. Oh, but Tempest of Blitz for A-Hades. Mamba out si Imba DJ naman. Ang nakita at namandahan ng Team BSB. Pero Trevor with a kill for the side of BSB ngayon. Imba DJ with a Twins by Wings. Inaabangan, mga kaibigan. And a kill for Demon ngayon sa ating laban. Yun ang problema sa Signal Ultra. Nakita na natin na talagang kayang-kaya kontra-kontra talaga ang Ling dito. So, that's the main factor, the big problem for Signal Ultra. Mahirap kumuha ng space para kay Ling dito so far. Pwede sa aside, segue push muna siya dito. Pero Turtle's been taken by BSB. Well commended don for them. Pero at least nabibigyan naman ng space dito on the other side. Hindi man si Ling, pero at least si Rhea nakagala-gala naman. So, pwede pumapalag. Pero for Hades, sobrang nakontra siya doon. Pag low life siya, automatic hinahanap siya ni hinahanap siya ni Trevor. Umaalis si Trevor pagdating sa team fight, tapos hinahanap lang siya sa mga pader, automatic. Skill na skill kasi skill, damage lang din naman ang Kaja, masakit. Mm-hmm. But anyways guys, it is 6-4 ngayon for the score. Si Blank, kamuti ka ng i-burst dito, pero naka-redensing ng ulta for the backup. And automatic disengage for BSB ngayon onto this match. We have Wilson here for the Raptor Machete. So additional damage if ever. So feeling ko si Wilson mag-aano to eh. Yun ang uso build ngayon ng Thumbs, yung merong BOD. Oo nga, yun, ang ginagana doon. Para talagang kompletos Ricardos pagdating sa damage output. Pero eto, naku po si Kukay, yari kaya yata. Iwan, uy, nice flicker out, but still stun, na scream coming out. Pero si Rhea dito, pasok in lang naman with Falling Starman, Shider dito, wala na din buhay. Ladies and gents, tuloy pa din ang boxing. Look at this, Rhea dito, na turn around pa, naku po, hindi sa kanya sumakay si Angela, but on Hades. Pero eto na, naku po, mabanner si Chujin. Imba DJ, running out of life, you're gonna go down, another one. Naku po, apat ang patay on the side of Signal Ultra. Nine. Ang ganda ng ginawa din ng BSB na first sumakay yung Angela, tapos kinula ng damage ng Esmeralda. And that's it. 4-4 natin trade in favor of BSB plus turret objective dito sa may middle lane. Possible diretso yun nila since makapalang kanya ng minion wave dito. And the tatlo yung physical damagers dito actually for Team BSB. Or rather, dalawa. Meron silang Thumbs at meron silang Lancelot. We have the Antikeras naman for Kukay at
plate of Hepta Cheese para kay Shider QT. Mm-hmm. No, so this time, ladies and gents, for BSB, lamang naman na sila. 6K gold lead din, 6 kills away. 10-minute game time tayo. First Lord dito lalabas na. So that's gonna be the challenge for both teams. Kung makukuha man to ng Signal Ultra, why not, makakabawi sila. But for BSB, makakuha na ito. Nako, lalong lalaki ang kalamangan nila knowing the fact na nabasag na yung tier 3 tower or third tower dito sa middle lane ng Signal Ultra. Maliit ang mundo niyan. Nako po. Kanina sayang pala yung ano, no, maganda sana yung pasok ni Blank para mahuli si Kukay. Kaso ang kinagandahan, yung flicker out talaga ni Johet, automatic, nakaalis sa doon sa ultimate nung Kufra. Kaya doon nagsimula yung parang pinaka-clash ng Signal Ultra na medyo nagkaroon sila ng error. Pero anyways guys, this is the level 1 Lord ngayon sa ating laban. Mm-hmm. Ito na, nakupo si Blank. Ito nagpas ang aking PC. Oh, ayan, okay. Nawala ka. Nawala din sa'yo. Oo, oh, nawala ka. Ano nangyari? Nawala naman siya, nawala siya. Oo, nawawala siya. Baka ano lang, nagkaroon lang ng latency problem or internet issues, mga kaibigan. 5-10 ang ating score. Naku po, post request, Wilson. 30 seconds na lang yan, idol. Oo, sakto, nawala din. Sakto, nawala din. Ano pa? Ah. Oh, wala, less than a minute na lang to. Naku, yun na yun eh. No? Nag-brown out pa daw sa BSB. Mga kaibigan, wala ka namang napindot kay Shanti? Wala. Ah, sadyang ano lang din siguro. Nawalan siya. Oo. Eto na, si Kukay, napatay. Wilson, ganun din. Naku po. Si Trevor, di gumagalaw. Hades. GG kayo dyan. Ayun. Di na naka-skill, nag-brown out pa. Makakapag-lord pa. Ladies and gents, na-wipe out ang BSB dito. Nako. Tapos may segue pa si Angela. Yan ang problema dyan. Wala eh. Wait sa brownout. Ayun, oh, nag-brownout kila ano. Kila Wilson. GG nga dun, no? Naririnig mo ako kanina? Ayun, okay na. Ngayon pa lang, yung pagkasabi mong naririnig mo kanina, yun lang din yun. Oh! Ano? Nagsabi ako kanina kasi hindi kita naririnig, kaya akala ko ako lang mag-isa. So, totoo? Oo, akala ko. Ah. So, nagpe-play-by-play ako mag-isa. Tapos ikaw pala, yung totoong nagpe-play-by-play mag-isa. Ah, okay. Ano nangyari kaya, ano? Ewan ko, pili ko nagloko yung internet kasi nagsimula, nawala yung ano. Nawala din sa'yo yung stream, feed. Nice, hindi. Dito sa studio eh. Ah, oo nga pala. Ako lang yung nawala. Pero anyways guys, ito na ang Lord for the Silent Signal Ultras, maybe the late side. Dali so, for pa, Team DSP, mukhang may hirapan sila ngayon. Meron double mage setup ang Signal Ultra ngayon for the burst. Tapos meron silang finisher na link, so yung dapat aabangan. Pakita natin ngayon, shutdown, patay lang din naman si Demon dito ang nakuha ng Signal Ultra. Grabe, mga kaibigan. Nakita nyo naman, nakabawi na ang Signal Ultra. Na-wipe out nila ang BSB doon. So, ito ang challenge ngayon sa BSB. Mareretain ba o makukuha ba nila ulit yung kalamangan nila kanina against Signal Ultra? O talagang dire-diretso na ang pagbawi ng Signal Ultra? Buti na lang, nakuha ng Signal Ultra yung Lord, pero malaki na yung minion ng BSB sa middle lane. So baliwala, kumbaga napatas lang or hindi ganun kabigat yung pressure na naibigay dito against the BSB. Oops. Okay, naku po, napatay lang din naman, mukhang mag-iisa pa dito si paring Wilson guys. Kita natin ginamit ang Vengeance Bell, pero lumalaban pa rin dito si paring Wilson at Team BSB. And that is going to be a mega kill for the Esmeralda ng Signal Ultra. And this time around, ang lamang ay ang Team Signal Ultra. Immortality dito ng Kufra na wala under. Ooh. Pero kita natin, grabe yung salo ng Polystar ni Rhea. Napakasakit na, sama mo pa na Angela. Yun. Ito din ang dapat na ginagawa nila kanina pa. Yung Angela, sumasakay dapat or sumasama sana sa ano, sa Esmeralda. Mas ano yun, mas worth it yun. Kasi si Link kanina nakita natin, low farm talaga siya. Wala din talaga siyang damage output. Pero si Esmeralda, hindi naman siya na left behind. So, nakita natin na ngayon ang potential ng Esmeralda and Angela muna. Pero mamaya, late game, sure ball yan. Angela Link, napanood na natin yan mga kaibigan. So, tingnan natin paano kukontray ng BSB. But now, Signal Ultra is on the lead.
No. Oo, maganda maganda yung lead dito. And kung mapansin natin for Team BSB na diretso na agad nilang mag-build dito ng kanilang immortality para pagdating sa team fight. Ma ano kasi ngayon crucial for Team BSB talaga magkaroon ng immortality kasi ang lamang ng minion wave dito is on the side of Signal Ultra. Kinaganda naman for BSB guys, meron silang inhibitor turret na nasira dito against Signal Ultra. So isang magandang team fight lang ulit to counter out Whistling or even Esmeralda. Goods na agad for Team BSB. Pero si Demon guys dito pumasok na kalahati agad ang buhay. Mapilit na magmamba out guys. And kita natin si Wilson doon sa may bandalikon, si Imba DJ with Wings by Wings. Vengeance ginamit na rin. O yun! Napatay si Hades, mga kaibigan. Shiner Cutie with a kill. Si Chujin dito, halos wala na rin buhay. Direkta ni parang Winston. Double kill for this Lancelot. At si Imba DJ, guys, ay nandun. Si Rhea against 4. Hala, sige, takuan na sila. Trip to Jerusalem. Ang Ganarp dito sa ating Riverside. Ayun, naku po. Nasaksak pa. Patay, yatapi bowlers mo. Ang babawiin talaga ng BSB. Sila naman ang na-wipe out Signal Ultra. At ito na yata ang trip to Jerusalem na sinasabi ni Ate Shanti. Naku po, walang de-depensa sa base ng Signal Ultra. Tinangke na ang damage. So, yun na nga. Talagang kanila na nga to. Ladies and gents, Signal Ultra versus BSB. BSB won with the 2-1 score against Signal Ultra. Grabe.